bakit ba talaga napalitan si Subiri? Kasi ganito, kinuwento sa akin, may nagkwento talaga sa akin. Alam mo ba, Natbay? Kung sino man yung kausap mo, sabi niya, hindi ka nagkakamali sa ano mo. Sa, kasi alam nyo, ayoko na lang magsalita. Siguro naman, alam nyo naman na may mga kakilala po tayo dyan, di ba? May mga kakilala tayo dyan sa Senado. At sabi ko nga, akala nila, sa Senado ko lang nalaman ito. Actually, may kakilala po tayo mismo sa DBM. Oh, nako, ano ho yung DBM? Department of Banat mo. Department of Budget, di ba? Management. May kakilala ho tayo dyan. Hindi ko nalang sasabihin, pero pag hinalungkat ninyo, maraming nakapwesto dyan ang panahon pa ni Duterte. Alam nyo, eto yung kwento ko, ha? Yung 12 billion, saan ba napunta yan? Para sa kaalaman nung kahapon na hindi ho nakakapanood, yung 12 billion, isa sa mga dahilan kung bakit nainis yung ibang mga senador, kasi dapat yung 12 billion na yon ay pondo ng Senado. Dapat yon, pondo ng Senado ho yung 12 billion. Pero anong nangyari, napunta sa ibang departamento. Okay? Napunta ho sa ibang departamento. Alam nyo kung kanino napunta? Ha? Hindi sa kamera. Hulaan ninyo ko saan. Sige. Ang makatama ay merong 500. Oh, sige nga, kung meron na kaano. Tingnan ko kung may makakatama. Sa Luzon? Hindi. Kay Tambi? Hindi. Oh. Bitin na ba kayo? Ha? Sa DSWD? Hindi. Akala ko nga sa DSWD, pero nung kinwento sa akin, naku po, patay ka. Hindi? Naku, hindi din. Ayun, may tumama! Oy, may tumama! Mukhang merong ano, ah. Ito, kakwento ko na. Alam nyo kung saan? Walang iba kung hindi sa Comelec. Yung 12 billion, okay? Ano lang natin, ha? Nandito kasi sa aking isang ano. Yung 12 billion napunta ho sa Comelec. Ito kwento, ha? Ito. Sandali, ha? Baka mamaya mabasa ninyo sa salamin ko yung nag-message sa akin. Patay tayo dyan. Mga source ko galing sa loob, eh. Ito ang original. Original. Hindi sa bulsa. Napunta ho ito sa departamento ng Comelec. Ang original na budget o yung general appropriation ng budget ng Comelec ay 4 million. Okay? 27 billion. Okay? 27 billion ang original na budget. 27 billion. Tapos, nagkagulatan kasi bigla po itong naging 40,103,801,000. Okay? So, from, para lang sa kalaman ninyo, 27,103,801 naging 40,103,801. More or less, 12 to 13 billion ang nadagdag. Kung kukumpitin nyo yun. Okay? More or less, 12 to 13 billion ang nadagdag. Kasi 27,103, comparing to 40 billion. Sa madaling salita po, napunta sa Comelec. Sandali. Itong microphone natin nakakabuisit, eh. Ayan. Yung dadagdag na 14 na billion, alam nyo kung saan ilalagay ng Comelec. Monitoring the implementation of conduct of election and political exercise. Sa madaling salita, sa botohan tungkol sa tsatsa, doon mapupunta yung 12 point something billion. Okay? Ang kaya nga from 4 billion na pondo ng election, ayun ang original, eh. Okay? Sa Comelec, 27 billion ang kanilang pinakapondo, at ang pondo sa election, 4 billion. Naging 16 billion 308.
Ibig sabihin, nadagdagan ho yun ng hinggit kumulang mga 13 billion, 12 to 13 billion na nadagdag. Kasi nga po, from 4 billion na ginagamit, na gagamitin para sa eleksyon, madadagdagan ho at magiging 16,300 billion. Ganong kalupit. So, anong ibig sabihin nito? Ganito po ah, ganito po. Ang ibig sabihin, kikwento ko lang para maintindihan nyo. Eh bakit natanggal si Subiri? Kasi maraming mga senador ang nag-question yan. Akala ko ba, ito ang sabi ng ano ng ilan dyan, akala ko ba, Subiri, you are against Chacha? Diba? Hindi nyo pinipirman yung Chacha. Pero bakit na-divert itong pondo na to at napunta sa COMELEC for election purpose? Maraming tumaas ang kilay ng mga senador doon. Nainis sila bakit nangyari yon. So ibig pong palang sabihin, kunwari, di umano si Subiri ay against Chacha, pero pailalim, pinapayagan niya yung ganyang budget. Kaya nga papansinin niyo, if you would rewind it, ha? If you would rewind it, di ba sinabi ng COMELEC noon, wala kaming budget para dyan. Nasa news yan, lumabas yan sa news. Wala kaming budget para dyan. Mula nung lumabas na yon, pinayagan ng Senado na ma-divert yung 12 billion sa COMELEC. Na kinagalit ng ilang mga senador dahil hindi sila man lang tinanong at bakit iba yung kwento, yung iba yung labas ng bibig ng Senate President namin at iba yung nangyayari sa likod. Nagigets nyo? So, itong issue ng pagpapalit ng leadership sa Senate ay dahil dyan sa issue ng Chacha. Nagigets ninyo? Kaya nga, malakas ang loob ko magsalita dito. Oy, sandaan ninyo, nasa Pilipinas ako ha. Ibig sabihin, anytime pwede nila ako ipatawag. Anytime pwede nila akong anuhin dito sa Pilipinas. Hindi kasi, minsan maintindihan ko, kunwari, madaldal ka, nasa ibang bansa ka kasi alam mong ligtas ka, walang, hindi ka pwedeng ipatawag. Ako po, nasa Pilipinas ako. Kaya kong humarap. Eh, ang problema po kasi, ha? Meron akong hawak na dokumento. At yung dokumento na yan ay public document. Eh ngayon, eto, hindi ko muna ipapakita yung dokumento. Ipapakita ko sa inyo yan bukas. Antayin ko munang kumontra yung mga dapat kumontra bago ko sila ipahiya. Kasi sigurado ako may mga kukontra dyan eh. Pero bibigyan ko na kayo ng tip. Hanapin nyo sa GAA yan. Ibig sabihin, hanapin nyo sa budget yan. Itong nakaraang budget na ipinasa. Makikita nyo yan. Okay? Makikita nyo yan. Hindi ho yan private document. It's a public document. Makikita nyo po yan. I-google lang ninyo. Matuto lang ho kayong mag-google. Matuto lang ho kayong mag-google dahil naandun po yun. Hindi ho yan sikreto. Nakalusot lang yan in public eyes. Hindi lang yan nabusisi ng mga ilang media. Kasi alam mo na, bayad yung ibang media. May nagtimbre lang sa akin. Ganat ba? Gusto mo malaman talaga kung ano totoo? Ito totoo. May dokumento to. Hindi ako, una-una hindi ako tumatanggap ng ganyan. Galit na galit ako sa ganyan yung expose. Kaya lang yung expose ko, official eh. Nagtatrabaho pa ngayon eh. At di naman kayang tanggalin yung basta-basta. Yeah? At the same time, sabi ko, meron bang dokumento yan? Oo, ito. Puntahan mo ito. Itong link na to, puntahan mo ito. Nasa ano yan? Nasa public, kasi tandaan nyo, ang budget ha, nakapost yan. Nakapost po yan sa social media. May website po dyan para malaman ng ano, ang budget, di ba? Nandun po yun. So makikita nyo, walang pagsisinungaling yun. Katotohanan yun. General Appropriation Act o GAA ang tawag dyan. So ibig sabihin, ako. Kaya natuwa ako bigla nung nalaman ko ito, buti na lang nasibak yung si Subiri. Kasi iba pala yung kwento niya sa masa, sa public, na keso ayaw niya daw yung Chacha, pero pinalusot niya yung budget na yan para pondohan ang kung anumang magaganap na eleksyon para ho sa Chacha.
Anong kulay ng ahas na yan? Puting itlog. Again, sa mga kumi-question sa akin, Google lang ang katapat. Ayokong i-ano kayo, spoon feed kayo. Ha? Para matuto kayo mag-Google. Pero kung ayaw nyo mag-Google, balik kayo tomorrow. Papakita ko sa inyo tomorrow. Ngayon, in relation to that, anong kinaugnayan nitong meeting sa Malacañang? Naturalmente, yung meeting sa Malacañang talagang last week pa yon na ano na invite sila. So bakit tinuloy ngayon? Eh syempre, nanliligaw ang presidente. That's a normal scene sa politics. Kailangan there will be harmony between the executive and the legislative, which is the Senate and the Congress. Congress wala naman silang problema diyan eh. Sa Senate, talagang liligawan nila 'yan. Talagang kanilang ipe-pressure ang Senate na pumayag sa chacha. Tandaan niyo, this is all about chacha. And now I understand why Senator Bongo, Tolentino, Bato, and the Cayetanos are in the side of Chis Escudero. Kasi ayaw nilang matuluyan yung chacha na yan. Kaya nga, maniwala kayo sa hindi. Sinabi ko talaga ito dun sa source ko. Sabi ko, sigurado ba yan? Kasi talagang babanat ako dyan. Ha? Pagka itinuloy nyo yan, cha-cha-cha-cha-cha na yan, babanat talaga ako dyan. Pagpasensya nyo na, hindi nyo ako mapipigilan. Kahit magkakaibigan tayo, I'll be objective in criticizing why kaya pala naman nagkapalitan eh dahil dyan sa cha-cha. Hindi. Contrary to what you're saying, banat bay, sabi sa akin. Kaya nga nagkaroon ng ano dyan, para mapigilan ito. Kasi, ang galing ng galawan daw dito sa Senate nung panahon ni Subiri. Ang galing daw ng galawan sa panahon ni Subiri. Mukhang hindi sila kasi hindi nyo napansin? Tama nga nung pinarealize sa akin to. Hindi mo ba napansin, banat bay? Nung una si Subiri, ayaw. Tapos nung pangalawa, siya na mamumuno. Nakita nyo, napansin nyo, una ayaw niya eh. Pangalawa, siya na mamumuno tungkol dun sa ano, ayaw niyang kamera, siya na mamumuno. Tapos diyan nangyari, diyan naganap yung paglipat ng 12 billion from the Senate going to COMELEC. So ibig sabihin, anak ng tutsang kalab, ba't natarantado pala talaga tayo dito? Ganun pala talaga yan. Tapos pinalalabas ngayon ng mga bangag vloggers. Hindi, pinalalabas nila ngayon ng mga bangag vloggers na parang ang dating nito bakit daw natin sinipa si Subiri pro Duterte daw yan, may mga ganyan-ganyan sila. 'Di ba? Kaya ang dahilan niyan kaya sinipa yan kasi dahil dun sa PDEA. Well, it has nothing to do with the PDEA pala to. Yun palang katotohanan dito. There has nothing to do with PDEA. And did you see? Ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin si Bato. Siya pa rin ang pinuno ng itong magdidinig doon sa PDEA, tuloy pa rin. Nakukuha ninyo? Walang pagbabagong magaganap. Ibig sabihin, kasinungalingan yung sinasabi ni Subiri na pinigilan siya, pinatitigil sa kanya yung PDEA.